Hi guys, this is Krisha M and welcome back to my channel. For today's video, this is a collaboration with Ladus Tampons Philippines. Nag-email sila sa akin and tinanong nila ako kung gusto kong subukan yung Ladus Tampons. And ako, gustong-gusto ko talaga siyang subukan kasi ang dami kong nakikitang video about dito sa Ladus Tampons. A little backstory lang pala, yung ate ko gumagamit siya ng tampon simula pa nung nag-office siya. Sobrang dami kong concern at katanungan sa ate ko nung time na yun. Tapos meron kasi siyang stock dito sa bahay. Pero never ko talaga siyang ginamit kasi natatakot talaga ako. So ayun nga, may dumating na opportunity na katulad nito. Kaya sabi ko, why not itry ko para masabi ko yung experience ko about sa mga tampons. Unang katanungan natin is, ano nga ba yung tampons? Ito ay isang absorbent material designed in a cylindrical form. So ipapakita ko yung itsura niya sa inyo. And meron siyang different sizes. Meron silang super, normal, and meron ding mini. Kaya sila may sizes, depende yan sa kung gaano kalakas yung mens nyo. So kapag sobrang lakas, gamitin nyo yung super. Tapos kapag kalagitnaan na, gamitin nyo yung normal. And kapag konti na lang, yung mini na yung gamitin nyo. Ito pala yung box nila. And sa isang box, meron kayong 16 tampons. And may kasama na siyang leaflet kung paano nyo siya gagamitin. Tsaka lahat ng information about sa tampons, nandito na rin. Ito pala yung itsura ng tampons. And sobrang liit lang niya, as in. Super liit lang talaga. This one is the super, normal, and the mini. Pareho lang sila ng haba. Nagkakatulo lang talaga sila dun sa kung gaano sila kakapal. Itong tampons, dinisign talaga siya para i-insert sa ating vagina kapag dinadatna na tayo ng mens. Kapag gagamitin nyo siya, ang kailangan nyo lang gawin is i-twist nyo lang tong tampons na to para matanggal yung plastic. Tapos tanggalin nyo syempre yung plastic, tapos ready na kayo na ilagay siya sa ating vagina. Kaya ako din pala naisipan na gamitin to kasi alam ko mas safe to kesa dun sa mga regular napkins. And sa ibang bansa, ito na yung usual na ginagamit nila sa mens nila. Pero dito sa Philippines kasi, hindi siya masyadong uso. Yung kumbaga mas nasanay na tayo sa napkins. Pero yun nga, nagbabasa-basa ako. And sabi dun sa mga nabasa kong article, mas safe talaga kapag tampons. Sobrang laki ng difference nila, lalo na sa size. Kasi ito yung regular napkin, tapos ito lang yung tampons. Diba, sobrang liit niya and very handy siya. Alam ko marami ding magtatanong nito kasi ito din yung concern ko before. So, hindi niya mabe-break or hindi niya masisira yung hymen natin. Saka if ever na virgin pa kayo, huwag kayong mag-alala kasi you won't lose your virginity kapag ginamit nyo to. Tsaka hindi rin mai-stretch yung vagina nyo kasi yun yung din yung tanong ko before nung bata-bata pa ako. And also, anyone can use this basta nagkaroon na kayo. Hanggang sa nagkaedad na kayo, pwede nyo pa tinong gamitin. Ito din yung unang inisip ko nung nakita ko tong tampons. Ang unang pumasok sa isip ko, paano nga ba siya ilagay? Pag wala na siya sa plastic, ganyan yung itsura niya. Tapos mapapansin nyo, meron siyang tali. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi siya mai-stuck sa inyong vagina kapag ginamit nyo to. Tapos ganyan kahaba yung tali niya. Very safe naman siya. Magdedemo tayo ngayon kung paano siya ipapasok sa vagina. So for example, ito yung vagina natin. Ganyan. Ang gagawin nyo lang is hahawakan nyo siya dito sa dulong part. Siyempre, huwag nyo isama yung ano ah, yung tali. Kasi baka ma-stuck yan sa ano nyo. Pero ganyan siya. Tapos, ipupush nyo lang siya. Hanggang sa hindi nyo na siya, parang hindi nyo na siya maramdaman. Parang ganyan. Ganyan, ganyan. So, ganyan lang yung kadali. Kapag naramdaman nyo na hindi kayo komportable, ibig sabihin nun, hindi tama yung pagkakalagay nyo. Kasi yung first time na ginamit ko siya, parang medyo naiilang pa ako kasi nga first time. Tapos, sabi ko, parang may mali. Pero hinayaan ko na lang kasi nakakagalaw pa rin naman ako. Nung ini-insert ko na siya, hindi naman siya masakit. Mararamdaman mo syempre na may pinapasok ka sa dun sa vagina mo. Pero nung tumagal na siya, hindi ko naman siya masyadong naramdaman. Tsaka parang hindi ko na siya naisip. Kapag tinatanggal mo siya, mararamdaman mo din syempre na may tinatanggal ka. Pero hindi naman siya masakit. Okay lang yung pakiramdam. Kasi diba yung napkin nga, yung una ding na tinry ko yung napkin, hindi talaga ako sanay. Parang naiilang ako. Parang ganun lang. Sanayan lang yan paggagamit na kayo ng tampons. Mas okay nga kapag inumpisa nyo to ng mas maaga. Yung kunwari, kaka-mens nyo lang, mas okay na gumamit na kayo agad nito. Pero kung takot talaga kayo, ang gamitin nyo muna is yung mini para mas maliit tsaka para hindi kayo mailang masyado. Pero ako talaga, nung sinubukan ko siya, hindi ako nahirapan, hindi ako nailang. Siguro nung unang-una lang kasi, syempre first time. Pero after noon, the second day and the third day, hindi na talaga ako nahirapan. And masasabi ko na life-changing experience to para sa akin kasi hindi ko alam na ganito pala yung nagagawa ng tampons. Sobrang linis niya, very easy to use. Hindi siya makalat tsaka very comfortable siya. Unlike kapag gumagamit kayo ng napkins. Ang napkins kasi, diba, mararamdaman nyo na parang inuupo natin yung sariling dugo natin. Tapos kapag yung tipong konting galaw lang natin, natatakot tayo baka matagusan or baka anong tawag dun? Baka hindi na in-taste yung napkin. So, ganun yung kinakatakot natin kapag gumagamit tayo ng tampons. Pero nung ginamit ko to, besh, natutuwa talaga ako kasi nga kahit anong galaw ko, okay na okay. Kahit magtalon,
si Bukaka ako kapag nagko-computer ako, okay na okay siya. Pag si CR ka, kasi usually kapag nag-CR tayo gamit yung napkin, may sumasamang blood. Tapos nung ginamit ko tong tampons, nagulat ako, bakit walang ano, walang kasamang dugo? Parang kakaiba lang sa akin kasi nga hindi ako sanay ng ganun. So sanay ako na parang ang kalat-kalat kapag nagwiwiwi ako. Pero ayun nga, kapag gumamit kayo ng tampons, squeaky clean talaga, as in walang kadumi-dumi as in. On my first experience using tampons, hindi ako nagka-rashes, hindi rin ako nag-leak or nagkatagos, tsaka ano pa ba? Tsaka wala rin siyang amoy or bad odor kapag ginagamit nyo siya. Kapag naglalakad kayo, huwag kayong mag-alala kasi hindi nyo talaga mararamdaman na may suot kayong tampons. Tsaka very handy talaga siya para sa akin kasi sobrang liit niya. Tapos kahit saan nyo siya ilagay, okay lang. Ito palang tampons is made in European community tapos FDA approved din siya, which is a good thing kasi kapag gagamit tayo ng products, lagi nyo i-check kapag FDA approved siya para mas safe. Isa din palang nagustuhan ko dito sa Ladoos tampons is pwede nyo siyang gamitin kahit saan, kahit anong activity, mapa-sports, yoga, tapos ano pa ba, swimming or maliligo kayo, pwede nyo siyang gamitin. I think nasabi ko na naman lahat ng experience and thoughts ko about the Ladoos tampons and approved siya para sa akin. Huwag din kayong mag-alala kasi itong Ladoos tampons is made from 100% safe materials tsaka non-bleach din siya. Test din pala natin kung gaano kadami ang masisip-sip nitong tampons. And meron ako ditong water na nilagyan ko lang ng lip tint, hindi po yan regla. Feeling ko nga masyadong marami tong water pero itest na rin natin kasi dapat yung lalagyanan lang nung iniinuman ng gamot ng bata. So ito na lang kasi wala tayo nun. Kidding! So ayan siya, best. Medyo marami nga yung nalagay kong water pero kita nyo naman, sobrang dami niya nang nasip-sip as in. Kapag gumagamit kayo ng tampons, parang napkin lang din yan, make sure na magpapalit kayo every 4 to 5 hours. If ever pala na gusto nyo mag-avail ng Ladoos tampons, they are available at Lazada. Alam ko kapag binili nyo to individually, mas mahal siya. Pero yun nga, meron na silang nakapack. Much better kung ito yung susubukan nyo kasi this one is for only 519 pesos. And meron na siyang 48 nga na tampons. Huwag kayo mag-alala kasi hindi nyo tumuubos ng isang gamitan lang. I think this one is good for 3 months. If ever na may concern or questions pa kayo, mag-leave lang kayo sa comment section. And ilalagay ko din sa description box lahat ng information about sa Ladoos tampons, yung website nila, tsaka kung saan pang online shop sila available. Pero alam ko sa Lazada and sa Beauty MNL available sila. I think dito na nagtatapos ang aking demo slash review about the Ladoos tampons. And syempre, meron din akong pag-giveaway para sa inyo kasi nga gusto ko din na masubukan nyo siya. So, nag-request ako sa kanila na mag-send ng ganito for you guys. Disclaimer lang din pala, hindi ako sponsored at hindi rin bayad tong mga pinagsasabi ko about dito sa Ladoos tampons. Talagang sadyang gustong-gusto ko talaga siya and gusto ko din na masubukan nyo. So, ang kailangan nyo lang gawin is mag-subscribe, mag-like, mag-comment, and follow nyo ako sa Instagram. And ilike nyo din yung Facebook page ko, which ilalagay ko na lang lahat sa description box. Gusto ko lang din sabihin na you can trust me with this one kasi hindi ako magre-recommend ng mga products na hindi ko pa nasusubukan. Syempre, mas okay na subukan ko muna bago ko siya i-recommend sa inyo. Kaya huwag kayong mag-alala. So, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And sa susunod ko na lang ulit na video. Bye!